27 ng Nobyembre, Miyerkules, ng 34 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Bago sumapit ang lahat ng ito, dadakipin kayo at uusigin. Ibibigay kayo sa mga sinagoga at dadalhin sa mga kulungan at ihaharap sa mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Sasapit ito sa inyo para makapagpatotoo kayo sa akin. Isaisip niyo na huwag ikabalisa ang pagtatanggol sa inyong sarili dahil ako mismo ang magbibigay sa inyo ng mga salita at karunungang hindi matatagalan o masasagot ng lahat ninyong kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at papatayin nila ang ilan sa inyo at kamumuhian kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit hindi maaano isamang buhok sa inyong ulo. Sa inyong pagpapakatatag, ang mga sarili niyo mismo ang inyong makakamit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sa inyong pagpapakatatag, ang mga sarili niyo mismo ang inyong makakamit. Pagpapakatatag para magbigay saksi kay Kristo ang hamon ng katapusan na magbibigay daan sa pagsibol ng panibagong panahon. Mawawasak na nga ang Jerusalem at sisimulan ang bagong dahon ng kasaysayan. Kaugnay nito ang malupit na pag-uusig ng mga tagasunod kay Kristo. Magiging salungat sa kanila ang halos lahat, maging ang mga kinagisnan at minamahal na sinagoga at ang sariling pamilya. Kahalintulad nila ang mga bakal sa init ng pandayan. Huhubugin sila sa bawat hampas at pukpok ng buhay. Ipagsasakdal, dadakpin, ikukulong, ipagkakanulo, kamumuhian. Sa harap ng mga makapangyarihan, magiging pagkakataon ito para makapagpatotoo sila at maihayag si Kristo sa mundo. Hindi sa sariling salita, kundi sa inspirasyon at karunungang galing mismo sa Kanya. Sa harap ng banta at panganib, may ilang malalagas pero walang masamang mangyayari sa karamihan. Sa bandang huli, ang pagtataya nila ng buhay nang walang pag-alintana sa sariling kaligtasan ay maghahatid sa tunay nilang sarili. Pagsasagawa, hamon din sa atin ang pagpapakatatag para kay Kristo ngayong hinaharap naman natin ang katapusan ng ating panahon. Naway maging tanda ang ating buhay, bawat desisyon, pagkilos at ugnayan ng kamay na Diyos sa mata ng mundong ayaw nang maniwala sa Kanya.